Inihayag ni Joel Blitt ng University of Waterloo ang malaking pagbabago sa ekonomiya at lipunan dulot ng artificial intelligence o AI na posibleng magdulot ng pagkawala at pagkabuo ng mga trabaho. Kahit bago pa ang mga pangamba sa AI, ngayon ay totoo na ang mga teknolohiyang ito ay nagiging bahagi ng araw-araw na trabaho ng maraming manggagawa. Ngunit may babala na ang epekto ng generative AI ay mararamdaman sa iba't ibang sektor kung saan ang mga trabahong clerical at customer service ang mas apektado. Sa kabila nito, hindi lang ang mga manggagawa sa creative industries ang maaapektuhang sektor, kundi pati na rin ang white-collar professions tulad ng marketing, healthcare, legal at accounting. Ang federal na gobyerno ay gumamit ng AI sa halos 300 na proyekto at inisyatiba, subalit sinasabi ng mga kritiko na ang $50 million na alokasyon ay hindi sapat sa malawakang pagbabago na magaganap. Ayon kay Valerio De Stefano ng York University, mas maraming mapagkukunan at suporta ang kakailanganin upang matugunan ang epekto ng AI sa mga manggagawa. Sa kabila ng mga hamon, maituturing na mahalaga ang pagtutok sa pagsasanay sa computational thinking at data handling skills sa paghahanda ng mga manggagawa sa hinaharap na teknolohiyang AI. Ang hamon ng AI ay nagtutulak sa gobyerno na maghanap ng mas epektibong paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga manggagawa sa gitna ng patuloy na pag-unlad ng teknolohiya. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon!